po. Oras na para sa may init na balita. Nagkasagutan ang pasahero at tsuper na yan sa loob ng isang jeep na biyaheng Baclaran-Sukat sa Paranaque. Kwento ng uploader, pinababa umano siya ng tsuper dahil sa kanyang timbang. Inireport ng commuter ang insidente sa Paranaque Police. Nagpunta rin siya sa LTFRB ngayong araw para formal na magreklamo. Ang buong detalye balitang yan, ihatid namin maya-maya lang. Isinilbi na po ang arrest warrants laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Bahagya pang nagkatensyon ng harangan ng mga taga-suporta niya sa Davao City ang mga otoridad. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Argel! Tony, Rafi, sabay-sabay na pinasok ng mga pulis ang mga property ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa Davao City kaninang umaga upang magsilbi ng warrants of arrest. Ayon sa minister ng Kingdom na ating nakausap, nagsasagawa ng devotional prayer alas 4 ng madaling araw o makasapi ng the Kingdom of Jesus Christ sa buhangin Davao City nang nagulantang ang mga missionary workers nang sapilitan umanong pasukin ng mga pulis ang gate ng compound gamit ang hagdan. Saglit umanong nagkatensyon ang mga kasapi ng Kingdom at ang mga pulis sa gate dahil wala umanong pasintabing sinalakay ng mga pulis ang compound. Nang dumating ang mga abogado ng the Kingdom of Jesus Christ, mapayapa naman umanong pinapasok ang mga pulis. Isa-isang pinasok ang lahat ng mga gusali sa loob ng compound. Ayon sa Police Regional Office 11, warrants of arrest ang isinilbi kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy at ibang lima pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act. Alas 8 ng umaga nang nagsialisa na ang mga pulis dito sa compound. Wala din umanong nakuha sa loob ng compound. Pinasok rin ng mga pulis ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Rafi, Connie, sa ngayon ay hinihintay pa ang pahayag ng tagapagsalita ng the Kingdom of Jesus Christ. Gayon din ang pahayag mula sa Police Regional Office 11 dahil magkasanib puwersa umanong sumalakay ang mga pulis sa mga property mula sa Police Regional Office 10, 11 at 12. Connie, Rafi. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Isang umano'y nananakit sa mga kapwa niyang Chino ang naaresto ng mga otoridad sa Pampanga. Sa kabila naman ng sunod-sunod na issue tungkol sa mga pogo, sinabi po ng PAGCOR na hindi sila ang totoong banta. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nanguha lang daw ng mangga ang Chinese na ito, kaya siya nasa labas ng Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero nagduda ang mga pulis, kaya inimbitahan siya. Kalaunan lumabas na isa siya sa mga umano'y torturer ng mga Pogo worker dito. Nagtatrabaho siya dito sa illegal Pogo hub na ito. At kasama siya ng mga enforcer at ng mga nananakit at nagtotorture ng mga empleyado o mga workers. Kinilala siya ng PAOK na si Wu Lifeng, pugante mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone niyang litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato din ng sandamakmak na pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakapo sa sakama. Ayon pa sa PAOK, isa ang Chinong ito sa mga nakatakas noon sa niraid na pogo sa Bambantarlac. Galing siya kung saan-saan, connected siya sa Bamban, connected siya sa Puntana, sa mga illegal na mga pogo dyan sa Puntana. Criminal po talaga yan. Sindikato po yan. Yeah. Lahat naman po nandyan sindikato. Sa paghalughog ng CIDG sa iba pang gusali, may nakita silang tatlong malalaking sachet ng hinihinalang shabu sa tulugan ng mga pogo worker. Sa kalapit na kwarto, may nakita namang mga bakas ng dugo sa sahig, kumot at damit. Di kalayuan, mayroong umano'y gamit pang torture, mga baseball bat at electric rod o panguryente ng tao. Mukhang isa rin itong lugar kung saan sinasaktan yung kanilang mga tao. This will part of the evidence will be filed against the owners of this establishment. Kahapon may nakita ulit na umano'y opisina ng mga scammer na mas malaki kumpara sa unang nadiskubre noong Sabado. Mas malaki yung napasok na umano'y opisina ng mga scammer dito sa Pogo Hub na to. Daan-daan na yung mga nakitang computers tsaka mga cellphones na indikasyon na meron daw talaga nagaganap na pang-i-scam dito sa Pogo Hub na ito.
Sa gitna naman ng mainit na isyu sa mga Pogo, dinepensahan sila ng PAGCOR. Hindi raw dapat sisihin at masamain ang mga lisensyadong gaming operator dahil minomonitor naman sila ng PAGCOR. Hindi rin daw Pogo ang totoong banta kundi ang mga banyagang sindikato. Hindi raw dapat ituring na illegal ang Pogo. Ang dapat daw ay palakasin ang operasyon kontra krimen laban sa mga banyagang scammer, hacker at cybercriminal na kadalasang nagtatago sa mga highly secured building at compound. Sabi pa ng PAGCOR, nakatutulong sa kita ng gobyerno ang mga lehitimong internet gaming licenses. Noong nakaraang taon nga raw, nakapag-ambag ang mga ito ng higit 5 bilyong piso sa kita ng PAGCOR. Pero tila di nagustuhan ng PAOK ang pagkampi ng PAGCOR sa mga Pogo. Sisingilin ko sila sa meeting namin. San Valley, Clark Pampanga, SKK Rivendell, Pasay, Smartweb Nasdaque, FB Harrison Corner Williams and Robert Street, Pasay. So New One Technology, Barangay Anupol, Bamban Tarlac. Yung apat na scam farms na yan ay mayroong permit galing sa PAGCOR. Ang DOJ naman inatasan ng NBI at Bureau of Immigration na sampahan ang kaso at i-deport agad ang mga banyagang mapapatunayang lumabag sa immigration law. Nagpapatulong naman sa DILG ang PAOK para malaman kung sinong mga lokal na opisyal ang posibleng mga protektor ng mga illegal na Pogo. Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executives. Napakalalaki po nila eh. Diba? Imposibleng hindi alam ng kapitan. Hindi imposibleng hindi alam ng Business Processing Licensing Office, no? Kung hindi man sila guilty as a matter of commission, they may be guilty as a matter of omission. Sinubukan ulit naming makuna ng pahayag ang mayor ng Porac, Pampanga, pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag at text. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Pampanga at Tarlac, iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga illegal na Pogo sa ilang lugar sa Southern Metro Manila. South of Metro Manila is full of reported alleged illegal activities in relation to online gambling. So that includes Muntinlupa, Makati, Las Piñas, Pasay, Paranaque. Siguro it has something to do with the proximity to the airport, proximity to the hotels and casinos. Ayon sa PAOK, posibleng sa Metro Manila pumunta ang ilang Pogo worker na nakatakas mula sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Posible rin daw na nagagamit ang NAIA bilang gateway ng mga nagpapatakbo ng Pogo sa Southern Metro Manila. Palagay rin ni Senator Sherwin Gatchalian, nagsulputan ng mga Pogo hub sa Bamban at Porac dahil malapit ang mga ito sa Clark International Airport. Oras na po natin para sa mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sinira at pinagnakawan ng isang donation box ng simbahan sa Samalbataan. Habang sa Ilocos Norte naman, isang nakaparadang kotse ang naatrasa ng isang truck na may kargang buhangin. Ang mainita balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Huli kam ang pag-atras ng dump truck na may kargang buhangin sa highway ng San Nicolas, Ilocos Norte. Mabilis itong naiwasan ng isang kotse. Sinubukan pa itong habulin ng isang lalaking may bitbit na hollow block. Tumagilid ang truck at tumapon sa kalsada ang karga nitong buhangin. Sa investigasyon ng San Nicolas Police, mechanical problem ang saninang aksidente. Ligtas naman ng truck driver. Isang nakaparadang kotse ang naatrasan. Wala naman itong sakay. Nauwi sa areglo ang aksidente. Sirang donation box at mga nagkakalat na mga sobre ng donasyon ang naabutan ng ilang nagtatrabaho sa St. Catherine of Siena Parish Church sa Samalbataan. Nakita sa CCTV ang isang dalagita na may itinapon sa labas ng simbahan kung saan nakita ang mga sobre na wala ng laman. Kwento ng maintenance in charge ng simbahan, inakala niyang nanonood ng graduation practice ang dalagita. Mahigit isang taon po na hindi po siya nabuksan. Kaya po marami po ang sobre po nakita ko nakakalat dito eh. Kaya lang po, hindi naman po natin malalaman ang bawat laman po ng sobre kung magkano kasi hindi naman po nilalagyan nila ng presyo yon. Pinagahanap na ang dalagita. Nabulabog ang ilang residente ng Barangay San Felipe sa Naga, Camarines Sur matapos may makitang kobra sa isang puno ng saging.
May haba itong halos isa't kalahating metro. Agad itong inireport sa Community Environment and Natural Resources Office ng Naga LGU at na-turn over na sa Penro. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na sakaling makakita ng ahas, huwag itong sasaktan o papatayin. Sa halip, pabayaan na lamang o ipaalam sa otoridad. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw Dungka, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Mountain Province kasunod ng malakas na buhos ng ulan nitong weekend. Sa bayan ng Natonin, naharangan ng gumuhong lupa at puno ang malaking bahagi ng kalsada. Dahil dyan, kinailangang lakarin ng mga residente ang maputik na daan para makarating sa kanilang destinasyon. Patuloy ang clearing operations doon. Mahigit isang oras namang na-stranded ang mga motorista sa bahagi ng Bontoc Baguio Road sa Bontoc Mountain Province dahil sa landslide na dulot ng naranasang malakas na pag-ulan. Naging possible yan matapos ang clearing operations. Magpapatuloy ngayong araw ang total clearing operations sa lugar. Naging maputik naman ang kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte, bunso din ang pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan. Naging dahilan yan para mas stranded ang ilang motorista. Sa ngayon, patuloy din ang clearing operations. Ayon sa mga otoridad, wala namang naidulot na matinding pinsala ang pagguho ng lupa. Mataas pa rin ang tsyansa ng ulan ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, apektado ng habagat ang western section ng Luzon. Asahan ang monsoon rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-uulan. Ang Mindoro at Palawan isinailalim pa sa General Flood Advisory. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa kasama ng Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa kabila niyan, posibleng sumampa sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Giwan, Eastern Samar, 45 degrees Celsius sa Aparik, Cagayan, Legazpi, Albay at sa Maasin, Southern Leyte, 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Virac, Catanduanes at sa Masbate City. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan, Itbayat, Batanes, Etiaga, Isabela, Cuyo, Palawan, Dait, Camarines Norte, Tacloban, Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Zamboanga City. 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Infanta at Alabat sa Quezon, Rojas at Mambusao sa Capiz, Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Stay hydrated, mga kapuso! Nagkakasakit na po ang ilang residente malapit sa Bulkang Canlaon dahil po yan sa abo at amoy asupre ng ibinugapuan ng bulkan at sa limitadong supply ng inuming tubig. Balitang hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Lahar, nagawas na. Nang pumutok ang Bulkang Canlaon noong Lunes, nagkasakit dahil sa abo at amoy ng asupre ang ilang mga taga Sitio Gintubdan, Barangay Araal sa La Carlota, Negros Occidental. Nasa 8-kilometer danger zone ng Bulkan ng Sitio. Oh, maklo. Kung gano'ng asupre, gadugang ako ginapatsyag. Maklo, yag hindi kaya regi kami didaan, why kami nag-evacuate mo? Namo nag-ipag-aagagin si Poon sa dayon. Panawagan ng mga residente sa LGU, dagdag na medical equipment kagaya ng oxygen tanks, hospital beds at supplies para sa mga sakit sa balat. So far, amon na gani ang akon, kumayara man lang ang mga private nga maghatag sa amon, mag-donate. We've been nga kung sino man na may kabubuton, kamay pa nga dugangan kami tani nila, bisan isa na lang ka-oxygen tank. Ang kakulangan sa clinic ay tutugunan umano ng La Carlota City LGU. Kung kung kinahanglanon gyud siya nga equip ang certain clinic kay amo nang gina-require, then let's lobby ito the local government unit. Ang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office naga-install ina siya sa aton nga improvised clinic together with our City Health Office. Pinauwi na ng LGU ang nasa 400 evacuees sa La Carlota City.
Habang nananatili sa 6 na evacuation centers ang mayigit 3,600 na residente sa La Castellana na nasa state of calamity pa rin. Nagkadayarian na ang ilang evacuates dahil sa limitadong supply ng inuming tubig. For me, it's not safe, Gijaya, for them to drink tap water. May mga iniligay na hydration bladder sa ilang evacuation center sa La Castellana. Nasa 10,000 liters na inuming tubig ang naisusupply nito sa evacuees. Plano ring maglagay ng on-site filtration systems. Ang Provincial Director ng DTI Negros Occidental inanunsyo sa Super Radio DZBB na magpapatupad ng 60-day price freeze sa ilang bilihin sa La Castellana. Kabilang dyan ang mga delatang sardinas, tomato sauce, processed milk, kape, loaf bread, pandesal, instant noodles at asin. May curfew rin mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Patuloy rin ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang nalahat. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Taguig. Nasabat mula sa suspek ang 170 gramo ng umani shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos. Base sa investigasyon, hindi lang daw sa Taguig ang operasyon ng suspek. Ito na ay ikaapat na beses na naaresto siya dahil sa illegal na droga bukod sa iba pang kasong kinasangkutan niya. Hindi iniharap ng mga pulis ang suspek sa media para magbigay ng pahayag. Sa kalsada at evacuation center, nanatili ang mga nasunugan sa barangay 351 sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Nasa 30 bahay at 80 pamilya ang apektado sa sunog. Isang senior citizen ang naiulat na nasawi sa insidente. Walang kuryente hanggang ngayon ang ilang bahay. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad para maayos ang mga nasirang linya ng kuryente. Aakalaing ordinaryong residente lang sa lugar ang lalaking nahulikam na lumapit sa isang bahay sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ilang segundo lang ang lumipas, iniaatras na niya ang motorsiklo at pinaandar ito. Ang lalaki sa video, magnanakaw pala. Mabilis namang naisumbong sa pulisya ang insidente at agad na aresto ang 23 anyos na suspect habang gamit ang ninakaw na motorsiklo sa Quirino Highway. Aminado ang suspect na kinuha niya ang motorsiklo. Bukod po sa tigil pasada, nagpoprotesta rin ngayon ang grupong manibela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Tony, nasa harap na nga ng opisina ng LTFRB doon sa May East Avenue sa Quezon City, ang grupong manibela na nagkikilos protesta laban sa ilang provision ng PUV Modernization Program. Sa mga oras ito, Tony, ay barado yung kabilang lane nitong East Avenue. Kaya kung mabiyahe kayo dito, ay iwasin nyo na muna itong kali na ito. Kanina ay nagkaroon ng konting gulo dito sa pagitan ng isang kasamahan natin sa pamamahayag sa industriya, itong si Val Gonzalez ng DZRH at ng ilang grupo ng manibela. Hindi daw umano nagustuhan ng ilang miyembro ng grupo ang pagre-report nitong si Gonzalez tungkol sa ginagawang pagbabara sa traffic dito sa East Avenue. Samantala, itong kilos protesta ngayon ng grupong manibela ay bahagi noong kanilang tatlong araw na tigil pasada bilang pagkontra nga dun sa ilang provision ng PUV Modernization Program. Nais ng grupo na makapagparehistro pa rin sila kahit hindi sila sumali dun sa PUV Modernization Program dahil ayon sa kanila ay kongreso lamang ang maaaring bumawi ng kanilang mga prangkisa. Pero ayon naman sa LTFRB ay tinuturing na sila na mga kolorum dahil nga hindi na sumali doon sa programa at itinuturing na paso na yung kanilang provisional authority. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofi Luguadis III ay magpupulong na sila ng MMDA at ng LTO para plansahin ang gagawing panghuhuli dito sa mga miyembro na sa mga jeepney drivers na hindi sumali sa PUV Modernization Program. Sa mga oras ito, nagagawa pa rin ng kilos protesta itong grupong manibela sa harap ng LTFRB office. Ang impormasyon naman natin ay wala dito sa kanyang opisina itong si Chairman Guadis dahil nasa isang nasa Senate ito. At sa mga oras ito ay barado pa rin po itong bahagi ng East Avenue. Ayon naman sa grupo kay Mar Valbuena, ang presidente ng manibela, ay hanggang tanghali lamang sila magkikilos protesta ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.
Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Sumugod sa NBI Region 7 sa Cebu City ang ilang magsising irog para ireklamo ang wedding coordinator nila ang hindi na nagpaparamdam. Sa dapitan Zamboanga del Norte naman, nasawi ang isang babaeng rider na sumalpok sa bus. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang isang rider matapos bumangga sa isang bus sa dapitan Zamboanga del Norte. Sa lakas ng impact, pumailalim sa harapan ng bus ang motorsiklo sa National Road sa Barangay San Pedro. Nagtamo ng matinding head injury ang 33-anyos na babaeng rider. Sa imbestigasyon ng pulisya, nag-overtake umano ang motorsiklo sa sinusundang sasakyan at bumangga ito sa nakasalubong na bus. Nasa kustodiya na ng Dapitan City Police ang driver ng bus. Dumulog sa NBI Region 7 ang mga pares na ikakasal na sana sa Cebu City para ireklamo ang kanilang wedding coordinator. Ayon sa isa sa mga nagre-reklamo na walang parang bula ang wedding coordinator matapos nilang ibigay ang pera. Nahibolong naman good me nga, dili na sila mo reply, kay mag-prenup na on time. So, kay appeal man to sa package na mo. Nagsige na may kuan, kay mubukod me sa venue na mo sa prenup. Wala man gyud. Kung kaya lang gyud nga, dili maabot sa korte, okay ra man gyud. Ang isa pang pares na sa mahigit 105,000 pesos ang naibigay sa coordinator. Kasama sa wedding package ang reception para sa 100 tao, wedding gowns at ang susuotin ng buong entourage. Laking gulat nila nang malaman na marami silang nagre-reklamo laban sa nasabing wedding coordinator. Na wagtaw nga napod mi og kuan bitaw trust sa ila, so ang need jud namo kay ma-refund jud mi para makapangita mig other nya maka-prepare mi sa among wedding. 2 months na lang nya wala gyud sila kuan sir, wala sila gihatag namo unsay na ilang na prepare, unsa na nabayaran nila nga supplier, wala. Tumangging magbigay ng kanyang pahayag ang wedding planner. Handa raw ang NBI Region 7 na magsampa ng reklamo kung hindi pa magkakaayos ang magkabilang panig. Panawagan nila sa mga magpapakasal, huwag basta-bastang maniwala sa mga promo na kalimitang too good to be true. Dahil sa sumbong ng isang concerned citizen, iniimbestigahan ang umano'y animal cruelty raw sa Iloilo City Pound Animal Shelter. Batay sa sumbong, may aso raw na isinilid sa sako at namatay noong May 31. Batian niyang orangul sa ido. For not more than 1 minute. Sa isinigawang imbisigasyon na pagalaman na ang tinutukoy na aso ay ang asong natagpo ang patay sa cage at inilibing. May sakit na umano ang aso ng ma-rescue. Gabatsyag ng hadaan to. Unfortunately, nasakuan siya napatay sa morning na to. So ginbutang siya sa sako. Usual na ano sa hindi mo na pwede na ibutang na sa kilid na. Dagdag ng City Vet, posibleng may narinig na ungol dahil sa pag-inject ng multivitamin sa aso. Nilinaw rin niya, siya lang ang autorisadong magsagawa ng euthanasia o mercy killing para sa mga asong nahihirapan na. Wala raw lugar ang hindi makataong pagpatay sa mga aso sa Dog Pound. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdag, Alan Domingo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang backhoe operator matapos barilin habang nasa trabaho sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa mga saksi, isang lalaki ang biglang bumaril sa biktima habang nag-ooperate siya ng backhoe. Agad tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang biktima. May 2 persons of interest na ang pulisya sa krimen. Isang linggo makalipas ang pagputok ng Bulkan Canlaon, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang nasa 4 evacuee sa La Carlota, Negros Occidental. Ang latest na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Adrian? Yeah.
Yes, Rafi, mga kapuso, unti-unti na nga bumabalik sa normal ang sitwasyon at ang buhay dito sa La Carlota City, maliban na lang sa mga barangay na nasa mismong paanan ng Bulkang Canlaon. Habang, mga kapuso, nananatili pa rin sa state of calamity ang bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental. Isang linggo matapos pumutok ang Mount Canlaon noong Lunes, June 3, unti-unti na nga bumabalik sa dating pamumuhay ng mga residente dito. Ito'y kasunod na rin ang pagpapayag na makabalik sa kanilang mga bahay ang nasa 400 evacuees nitong weekend sa La Carlota City. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang relief operation sa mga nasa 6 to 8 kilometer danger zone kagaya ng mga residente ng Barangay Araal at istriktong pagpapatupad ng no-check policy sa 4 kilometer radius PDZ o permanent danger zone. Sarado pa rin sa mga turista ang Mount Canlaon Natural Park kagaya ng Sitio Gintubdan na isang sikat na tourism destination. Nitong weekend, mga kapuso, iba't ibang socio-civic organizations maging makarating LGU ang nagbigay tulong sa mga apektadong lugar. May bitbit silang mga pagkain, bigas at mga inuming tubig. Ayon sa pinakahuling monitoring report ng FEVOX na inilabas alas 8 ngayong umaga, may 6 na volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Ngayong araw, June 10, Lunes, nasa 300 meters naman ang taas ng ibinugan nitong plume. Noong Sabado, June 8, na record ng 4,397 tons ng sulfur dioxide na inilabas ng bulkan. Ito ang pinakamataas na naitala ngayong taon. Ayon kay Engineer Marie Andeline Quincia, resident volcanologist ng FEVOC sa Canlaon Volcano Observatory Center, patuloy ang kanilang masusing monitoring sa aktibidad ng Bulkang Canlaon. Mga puso, inflated o namamaga pa rin umano ito. Sa latest report naman ng Provincial Government of Negros Occidental, umabot na sa mahigit 11 million pesos ang danyos ng volcanic eruption at maging ng lahar flow sa mga pananim dito sa probinsya. Patuloy pa rin ang consolidation ng assessment reports sa mga hayop na apektado. Rafi? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Happy Monday, mga mare at pare! Supportive stepmother mode muna si Kapuso Star Heart Evangelista. Hands-on si Heart sa first prom preparation ng stepdaughter na si Chessie. From the hair and makeup look hanggang sa styling, it's giving ang fashion expertise ni Heart. Kaya naman glowing si Chessie suot ang kanyang fringe gown. Nakaramdam man ng kaba, looking dapper naman ang prom partner ni Chessie na si Sparkle Star Bryce Eusebio. May bagong atraksyon sa Intramuros na bubuksan sa Miyerkules kasabay po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Balitang hatid ni Darlene Kay. Isa ang Intramuros sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Linggo-linggo, 50,000 turista ang dumarayo rito para mamasyal at mapathrowback. At simula June 12 o sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, magkakaroon ng bagong atraksyon dito, ang Centro de Turismo Intramuros na isang interactive museum at tourist center. The intention is to go back to our roots, learn the history of Intramuros. Itinayo ang sentro sa dating San Ignacio Church na nasira noong World War II. Sa guided tour, ikukwento ang kasaysayan ng Maynila. Makikita rin ang mga sinaunang baul at mga antigong relihiyosong imahe. Meron ding mga QR code na pwede mong iscan sa iyong cellphone. Dito makakapanood ka ng mga educational video para matutunan mo yung ibang mga mahalagang impormasyon habang nililibot mo itong museo. We wanted to be an immersive experience for all our visitors. Tampok din ang sculpture ng kilalang artist na si Leroy New, kabilang ang artistic representation ng galleon o barkong ginamit noong unang panahon para sa kalakalan. Suportado ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Centro de Turismo Intramuros na bumisita noong Huwebes. And actually, that's actually a special request also of the First Lady, that she wants Filipino people to have something, a place where it's interactive and something that we can showcase to the world that we have something like this. Libre ito para sa lahat. Simula Miyerkules, bukas itong Centro de Turismo araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Katabi naman ng sentro ang Museo de Intramuros. Malilibot ang bahagi ng isang dating kumbento ng mga Hesuita sa halagang 75 pesos. Narito pa ang ilan sa mga original na istruktura gaya ng imbakan at daluyan ng tubig. Mga sari-saring artifacts, paintings at koleksyon ng mga santo. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hey,
Tulong-tulong ang rescue group ng White Helmet sa pagligtas sa batang na-trap sa isang balon sa Syria. Labis-labis ang pag-aalala ng mga kaanak ng bata dahil ilang oras na itong naipit sa balon. Ang rescuers binigyan na ng oxygen supply ang bata. Gumamit na rin po sila ng drilling equipment para mapadali ang pagliligtas sa bata. Matagumpay na naialis ang bata sa balon at agad na dinala sa ospital. Nasa maayos ng kondisyon ang bata. Isinumbong na sa LTFRB ang jeepney driver na namahiya umano ng pasahero dahil sa kanyang pangangatawan. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, pasado alas 8 ng umaga na magsadya sa tanggapan ng LTFRB ang 29-anyos na si Joy Gutierrez. Siya ang pasaherong nakaranas umano ng diskriminasyon at pamamahiya sa kamay ng isang driver ng PUB kamakailan. Ang pangyayari nakunan pa ni Joy at viral lang ngayon sa social media. Sumbong ni Joy sa LTFRB, siningil daw siya ng doble at pinababa pa raw siya ng sasakyan dahil umano sa kanyang katabaan. Pinagbintangan pa raw siya nito na dahilan kung bakit na-flat ang kanilang PUB nang huli raw siyang sumakay sa kanila. Halos matunaw raw sa iya noon si Joy kaya nais niyang maturuan ng leksyon ang nasabing driver. Padadalahan daw ng show cause order ng LTFRB ang nasabing driver pati na ang operator nito para pagpaliwanagin. Posible daw itong maharap sa patong-patong na paglabag sa terms and conditions ng Certificate of Public Convenience tulad ng unjust discrimination, kakulangan ng courtesy at overcharging. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Winner bilang Best Picture ang pelikulang Itim Mapukpukaw sa 47th Gawad Urian. Kabilang ang Jimmy Public Affairs sa mga producer ng pelikulang yan. Nagwagi rin ng Best Sound at Best Animation ng Itim Mapukpukaw. Kinilalang Best Director si Dwayne Ruedas Baltazar para sa Third World Romance. Nakamit naman ni June Robles Lana ang Best Screenplay para sa About Us But Not About Us. Best Actor din ang bida nitong si Romnick Sarmenta. Best Actress naman si Charlie Dizon ng Third World Romance. Best Supporting Actor si Ronnie Lazaro. At Best Supporting Actress si Dolly De Leon. Congratulations! Libo-libong ipatay na isda ang tumambad sa isang lawa sa Chihuahua State sa Mexico. Ang fish kill doon, dulot ng nararanasang matinding tagtuyot ayon sa mga local officials. Nilagyan na ng apog ang nangamatay na isda. Pinangangambahan kasi na makakaapekto yon sa kalusugan ng mga tao. Bukod po sa mga isda, apektado na rin ng tagtuyot ang mga alagang hayop. Kung hindi nanghihina, butot balat na lamang ang natira sa ilang baka at asno. Natuyo na rin po kasi ang mga dam kaya wala na halos ng mainom ang mga hayop. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Patay ang isang babaeng sakay ng kolong-kolong sa Bacara, Ilocos Norte matapos mabangga ng isang kotseng nakabuntot sa kanila. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang kolong-kolong at tumilapo ng babae at ang asawa niyang nagmamaneho nito. Isinugod sa ospital ang mag-asawa pero idineklarang dead on arrival ang babae. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kolong-kolong driver. Sinubukang tumakas ng driver ng kotse na nakainom umano, pero agad ding nahuli ng pulisya. Wala siyang pahayag. Nakatakdang mag-usap sa presinto ang magkabilang panig. Sa Balungon, Sarangani naman, patay ang dalawang criminology student matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang truck. Sa initial na investigation ng pulisya, nawala ng preno ang van at hindi ito na-control ng driver. Bumangga ito sa likuran ng nakaparadang truck. Pahirap ang mailabas ang dalawang biktima sa van dahil wasak ang harapan nito. Nagtamo rin ng gasgas at pasa sa katawan ng driver at iba pang sakay ng van. Wala pa silang pahayag. May bagong aabangan ang mga 18. Naglabas na si SB19 member at The Voice Kids Philippines coach Stel ng teaser para sa kanyang debut single. Sa IG post ni Stel, makikita ang isang microphone at pagpasok niya sa isang kwarto. Ang caption, "Can you read the room?" May nakalagay din na date na 6/14/24. Sa isa pang post, makikita naman ang photo ni Stel habang nagre-record with hashtags na Stel is coming at Stel Room. 1, 2, 3.
Mainit ang naging pagtanggap ng fans sa mga bida ng suspense thriller film na Playtime. Sa kanilang mall show sa Quezon City at Malabon, maraming fans ang nakisaya kina Sanya Lopez, Faye Lorenzo at Cian Lim. May ilan ding nakiselfie. Kwento ng mga bida ng pelikula, talagang inaral nila ang kanilang mga role. Si Cian sinabing challenging man ang takbuhan at fight scenes na enjoy raw niyang kunan yon. Mapapanood na sa June 12 ang pelikula na latest collaboration ng GMA Pictures at Viva Films. Nagsalita na po ang mayor ng Porac, Pampanga kung saan nadiskubri ang umano'y pinakamalaking ilegal na pogo sa bansa. Mula Porac, Pampanga, may ulat on the spot si Jonathan Andal, exclusive. Jonathan? Connie, hindi raw siya protektor ng pogo. Yan ang depensa ni Mayor Jaime Capil ng Porac, Pampanga ngayong umaga. Matapos madiskubre dito sa kanilang bayan itong pinakamalaking pogo compound na sinalakay ng mga otoridad dahil sinasabing sangkot sa umano'y pang-torture, human trafficking, scam at prostitution. Kanina sa flag raising ceremony sa munisipyo, sinabi ni Mayor Capil na ngayong 2024 hindi nila binigyan ng local permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa naturang pogo compound dahil may paglabag ito sa regulasyon ng BFP o Bureau of Fire Protection. Kung protector daw siya ng pogo, dapat pinalusot na niya ang simpleng violation nito sa BFP. Gate pa ni Mayor, hindi niya pagmamayari ang lupang kinatatayuan ng pogo compound. Bago pa raw siya naging mayor, nakatayo na raw ito. Wala raw nakarating sa kanyang reklamo sa naturang pogo. Kung meron daw, baka siya raw mismo ang nanghingi ng search warrant para mahuli ang mga nasa loob. Nitong May 3, binalak daw nilang inspeksyonin ang loob ng pogo compound pero hindi raw sila pinapasok. Kaya nagpapasalamat daw sila sa PAOK at nangakong handa sila makipagtulungan sa national government. Panawagan naman ni Mayor sa mga taga-Porac, huwag maniwala sa fake news. Sana raw magtiwala pa rin sila sa kanyang liderato. Hindi raw siya gagawa ng ikapapahamak ng kanilang bayan. As of 2024, alata pong inisyong permit king Lucky South 99, which is the Pogo, because they are in negative list of the BFP, ne anya edo po a comply detang kanilang violations. Balang po sa bilda na maging protector tamo po kanu ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero e tayo pa pelampas banganta maging lang compliant. Connie, ngayong tanghali ay magre-resume ulit yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo compound. Day 4 na ngayon ng paghalughog doon sa loob para sa mga ebidensyang pwede pa nilang makuha. Sa 46 na buildings dito sa loob ng Pogo compound, 12 na yung nasusuyod ng mga pulis. Yan muna ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado sa Marawi, Lanao del Sur, ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front. Naaresto si Jovi Sangila na may mga alias na Jovi Najeb Onga Sangila at Commander Wahab Gara sa operasyon sa Barangay Tuka. Ayon sa PNP-CIDG, kasapi siya ng 102nd Guerrilla Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF. Kabilang din daw siya sa mga most wanted person dahil sa ilang krimen at may patong sa ulo na aabot sa 1.3 milyon pesos. Nakakulong na siya sa detention facility ng probinsya. Wala siyang pahayag. Balita naman mula sa Kibungan, Benguet, mahigit sa 100,000 pisong halaga ng marijuana seedlings ang sinunog. Nadiskubre ang mga ito sa 2 marijuana plantation sa Sitio Bana sa Barangay Takadang. Walang naresto sa operasyon. Magsasagawa naman daw ng follow-up operation ang mga otoridad. Sa La Trinidad naman, 2 sako ng marijuana ang natagpuan sa tabing kalsada sa Lamut Road. Ayon sa La Trinidad Police, magsasagawa sila noon ng pagpapatrolya nang mapansin ang kahina-hinalang sako sa gilid ng kalsada. Tumambad sa otoridad ang aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga
ng marijuana stocks. Patuloy ang imbestigasyon ng otoridad. Nangibabaw ang galing ng mga atleta mula sa iba't ibang universidad sa NCAA Season 99 Track and Field Championship. Itinanghal na champion sa senior division ng Jose Rizal University matapos makakuha ng 826.55 points. Second place naman ang Mapua University na may 584 points. Habang third place ang Arellano University sa score na 540 points. Kinilala bilang most valuable player sa senior division si Frederick Ramirez ng JRU. Sa junior division naman, ang University of Perpetual Health System Delta ang itinanghal na overall champion na nakakuha ng 804.5 points. Second place ang Jose Rizal University at third place ang Arellano University. Si Marvin Ramos ng University of Perpetual Health System Delta naman ang MVP sa junior division. Ngayon pong Lunes, araw ng flag raising ceremony, may ilang government offices na ang sumunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama na ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa seremonya. Kontra dyan ang ilang mambabatas dahil hindi naman daw yun kinakailangan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, ipakakanta na rin ang bagong Pilipinas hymn. Sa Memorandum Circular No. 52 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan ng government agencies kasama ang government-owned and controlled corporations at higher educational institutions na kantahin ang bagong Pilipinas hymn sa Lingguhang Flag Ceremony. Kailangan din bigkasin sa flag ceremony ang bagong Pilipinas Pledge. Para raw maitanim sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na siyang brand ng gobyerno at pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilalarawan ang bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maasahang gobyerno na pinagtibay ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Pero may ilang tutol sa utos ng Malacanang. Ayon kay House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi na raw ito kailangan pa. Kasi parang nire-revise na naman nito yung history. No, nakita naman natin yung panahon ng martial law. Tapat na ako doon sa lupang hinirang tsaka yung panatang makabayan na nire-recite kada flag ceremony. So hindi na kailangan itong mga branding ng present administration. Ayon naman sa bagong alyansang makabayan o bayan, ang paulit-ulit daw na pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge ay hindi makakakumbinsi sa maraming Pilipino na mayroon talagang bagong Pilipinas. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga puna sa utos. Kanina umaga, tinugtog na sa Caloocan City Hall ang bagong Pilipinas hymn. Problem naman, no problem. Yun talaga kapatakaran ito, so dapat sundin. Bilang mamamayan ng natin, Pilipinas. Ayos naman, mabuti naman kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating Saka yung sinabing pagbabago, edi yun talaga ang di ba? Pagbabago. Okay lang po kasi kung yung patakaran, dapat naman sundin. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto naman, kahit uso na ang digital at online games, may mga laro talagang hindi humaluluma ng panahon. Gaya ng mga larong kalye at bahay-bahayan. Sa Zambales, kinatutuwaan ngayon ang lutu-lutuan ng isang baby dahil daw sa kanyang kalaro. Patato pa, maglalaro din pala ang ganito. Inatanggal ang angas ng bida natin from Botolan. Si Mark na certified titong barako raw, naging cutie kusinero ng pamangkin
na si Yana. Gina G, para iwas iyak si baby, bumili kasi ng dinner si mommy at daddy. Kaya sub muna si Tito sa babysitting bukod sa pagiging hairstylist at gala body. 2 million views na po ang video na yan. Mark at Yana, ang inyong Tito Pumpkin bonding ay trending! Cute ni Tito. Hindi natin dapat tinatanggal yung posibilidad na kahit na gaano ka macho, pwede makipaglaro. Yan yung memories na makikreate nila na maganda. Correct. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.